4 things kung bakit nababurnout ang isang tao sa business niya. Hello mga ka-Enchops, again this is Coach Jobs. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel, mag-subscribe ka na. And of course, don't forget to click the notification bell para like and notify every time meron tayong mga videos na ina-upload. 4 things kung bakit ka nababurnout sa business mo. You know what guys, pag sinabing burnout, no, this is one of the pinakamasakit na salita when it comes to business. No, pag sinabi kasing burnout, ito yung point na, you know, parang gusto mo na mag-quit, hindi ka na masaya sa ginagawa mo. Pag sinabing burnout, you feel like, you know, you wanna turn it down. Okay, and ito na yung pinaka iniingatan natin or iniiwasan natin mangyari sa negosyo natin. Kasi pag dumating sa point na na-burnout ka na or nag-quit ka na, so ito na yung sinasabi na tapos na yung laban. You have lost the game. Okay? But then, kung may mga problem tayo, may mga circumstances, may mga struggle, pero you're still fighting for that, no? Hindi ka pa na-burnout, it's okay. Magagawa natin ang paraan. And today, i-discuss ko sa inyo ano ba yung mga reason, no? 4 major reason kung bakit nababurnout ang isang tao sa kanilang business. And you know what, bakit mahalaga na alam mo to? Why is it important for you to know these things? Para at least, pag na-encounter mo, at least, di ba, parang, uy, ito yung sinabi ni Coach Jobs, di ba? At least makaka-device ka ng antidote, di ba? Magagawan mo ng paraan na, you know, na hindi na ito mangyari. Okay? This is the essence of knowing this idea, alright? Para at least magawan mo na agad ng paraan, para at least, you know, maging ma-heads up ka on certain strategy na pwede mong gawin para totally hindi ka ma-burnout, okay? So guys, first things first, ang unang reason, 4 major reason, based on my knowledge, my research, and experience, first reason kung bakit na-burnout ang isang tao, simply because, alright, simply because wala silang deep or compelling reason why kung bakit nila ginagawa ang kanilang business. Sabi nga, the deeper the why, the easier the how. Yung pala yun, di ba? Sabi nga guys, kailangan laliman mo yung dahilan mo kung bakit mo ba ginagawa yung negosyo mo na yan. And you know, it's very, very, very important. Kasi kapag malalim yung dahilan mo kung bakit mo ginagawa yung business mo, kung bakit ka nandyan, kung bakit mo siya sinimulan, alright? Sabi nga, before you even quit the game, before you even quit your business, you have to find out the reason why you have started. Okay? So guys, you have to find out, ano ba yung reason why? Para kanino ba ito ino-offer? Yung success mo pagdating ng araw, if you get into your goal, kapag nangyari na yung mga gusto mo mangyari sa business mo, ano ba yung deep reason why mo? Para kanino ba ito ino-offer? Guys, I suggest, anything that you will do para maging successful ka, do it for your family. You heard it right. Dapat family yung motivation mo. It could be your extended family. It could be your family. Ito ba'y para sa anak mo? Kasi guys, ang isang bagay pag ginawa mo, para sarili mo lang, pag para yan lang, on your own sake, pag nahirapan ka, madali ka mag-quit. Pero pag ang isang bagay, ginawa mo para sa family mo, para sa anak mo, para sa kinabukasan ng mga anak mo, hindi ka ma-burn out. Not, you know, probably kakalimutan mo yung vocabulary mo na burn out kasi andito ka just to, you know, to get it on. Kailangan ituloy mo. You have to continue the game. You have to play the game. Mahirapan sa una, pero guys, you must have the staying power. Again, take note of the word. You must have the staying power para hindi ka ma-burn out. And this staying power, this is your compelling reason why kung bakit mo ginagawa ang business mo. Okay? That's number one. Kaya guys, pag ginawa mo to, nang napilitan ka lang, by chance lang, or nahiya ka lang, nakulitan, any kind of business, di ba? You cannot become successful. Andun sa point na madali kang mababurn out. Okay? So guys, that's number one. Nababurn out isang tao kasi wala silang malalim na dahilan or compelling reason why they are doing such things. Okay? Number two, bakit ka nababurn out sa business mo? Kasi you don't love what you are doing. Hindi mo mahal yung ginagawa mo. Sabi nga, don't treat your business as work. Huwag mong isipin na trabaho yan. Make it as your passion. Kasi isang bagay, pag ginagawa mo as your passion, you love what you do, you love what you are doing, nasa puso mo siya, you'll never get tired. Yung tipo na kahit na wala pang masyadong result, hindi mo pa nangyari expectation mo financially, kapag guys, dumating sa point na ganyan, and you love what you are doing, hindi ka ma-burn out. Kaya guys, kung ano man negosyo ginagawa mo, make it as your passion. Sabi ng iba,
ayoko sa negosyo kasi nakaka-stress. No. You have to love stress. That's one way of loving on what you're doing. Kasi kung gusto mo lang yung success, gusto mo lang yung income, gusto mo lang yung mga expectation na nangyayari, gusto mo lang yung mga good result, hindi mo gusto yung stress, hindi mo gusto yung mga temporary setbacks, yung mga short-term failures, guys, it's not your passion. You have to love it as a whole. You have to love it in general. Package yan. Nagugustuhan mo, you love mo yung result, love mo yung 6-digit income per month, pero yung rejection, ayaw mo, hindi mo pwede yun. Guys, you have to love what you're doing. You have to be passionate on what you are doing. Kasi guys, pag dumating sa point na yung business mo, yung work mo, or kung ano mang ginagawa mo, naging passion mo na, you'll never get tired. Yung tipo na, hindi mo na kailangan maghanap ng outlet, hindi mo na kailangan maghanap ng pastime, kasi yung palang ginagawa mo, for you, it's a pastime, for it's an outlet for you. Ito na yung parang ano mo, parang ito na yung one way na nire-relax mo yung sarili mo. So, tawag dyan, you know, being passionate on what you're doing. So, second reason, bakit ka nababurn out? Kasi, you don't do it as your passion. You don't love what you are doing. So, bottom line, guys, you have to love your business. Okay? So, number three, third major reason kung bakit nababurn out ang isang tao sa kanilang business, or ikaw, even, no? Sa business mo, kasi hindi nangyayari yung mga expectations mo. Guys, you know what? Ang mahirap sa negosyo or kung anong negosyo man ginagawa mo, if you're in sales or if you're in MLM or traditional business, guys, kapag dumating sa point na hindi nangyayari mga expectation mo, nagkakameron ka ng over-expectation, exaggerated expectation, guys, dun ka na ba-burn out? Kapag akala mo ganun kadali, akala mo ganun-ganun na lang yun, akala mo ganun lang kitain yung ganung bag, ganung amount, akala mo, you know what, ganito lang kadali ibenta tong products na to and you can make a lot of sales and just snap. Guys, don't put over expectation. Going back on setting goals, goals must be what? Realistic. Kailangan makatotohanan and attainable. Huwag kang mag-set ng goal na sobrang laki in such a way na you're expecting that to happen in spite nakakasimula mo pa lang. Diyan nagkakameron ng what? Yung tinatawag na frustration. Over-expectation, yung mga expectation mo hindi nangyayari. Lalo tigit kapag nakapagbitaw ka ng salita. Lalo tigit if you have, you have promised to someone, to yourself na ito yung mangyayari tapos hindi nangyayari. What's gonna happen? Ano nangyayari? Napo-frustrate ka, kaya dumarating sa point, ang hirap pala, ayoko na. So, nagkakameron ng emotional attachment sa business mo na parang hindi to para sa akin. Alright? So guys, that's the third. Kailangan guys, huwag ka mag-over-expect, okay? Expect kung meron kang, hindi masama mag-set ng malaking goal, but you have to understand that there is a process, okay? May proseso, and you have to love the process. You have to trust the process. Kasi guys, hindi pwedeng, ito yung sinet ko, ito agad yung mangyayari without you undergoing a lot of challenges. No! Success, di ba? Lagi may ingredients yan eh. Failure is not the opposite of success. Failure is part of success. It's a major part of success yung failure. Kaya guys, don't put over expectation on what you do. So make it to a point na realistic dapat. Lalo tigit kung nasa kung saan industriya ka nandun ngayon. You have to find your mentor and you have to find someone na medyo probably na nasa'yo na successful and you can ask them para hindi ka mag-over-expect. Okay? So guys, number three, don't expect too much. But of course, law of attraction, you have to always think positive. You have to do your best and you have to declare things that you really, really want. But again, may boundary. Don't over-expect para di ka ma-burnout. Okay? And last but not the least, fourth reason kung bakit na-burnout, okay, ang isang tao sa business nila, because they don't know what in store for you in that business or in that opportunity. Hindi mo kasi alam kung ano ang naghihintay para sa'yo sa negosyo mo. So you have to find out, kapag ba naging successful lang, kapag ba ito nagawa ko, ano yung mangyayari? What are my success? What are the next move? Ano yung success? Ano yung result na mangyayari kapag ito nagawa ko? Guys, you have to find out, alamin mo yung mga bagay na naghihintay para sa'yo. Like in MLM or like in sales or like in your traditional business, you know what? A success is time and financial freedom. Ano yung naghihintay sa'yo? Time and financial freedom. Guys, one good thing, kapag nasa negosyo ka, there will be a time and financial freedom. I'm telling you, as long as tama yung proseso yung ginagawa mo, alam mo kung paano apply yung leverage, alam mo kung paano mag-multiply ng oras, sarili mo and skills mo through other people,
Guys, whether you like it or not, you'll be about to apply leverage and you'll be about to get your time and financial freedom. Guys, what I'm telling you is here. Huwag kang ma-burnout sa ginagawa mo kasi ang ibibigay niyan sa time and financial freedom. Hindi man ngayon, hindi man bukas. But believe me guys, time will come very, very soon. You'll be having a lot of money to enjoy your time and a lot of time to enjoy your money. Okay? So guys, simple things na kailangan mong malaman, that's four major reason kung bakit nababurnout ang isang tao sa business nila. And guys, bottom line, knowing this kind of things, at least heads up ka, alam mo na yung mga gagawin mo, alam mo na yung mga precautionary measures, no? Kapag na-encounter mo to, alright? So guys, I hope and I pray marami kayo natutunan ngayon sa vlog natin, sa video natin. Of course, kung nagustuhan mo itong video na to, just give it a thumbs up. Kung meron kang question, comment down mo na. And of course, if you haven't subscribed to your YouTube channel, mag-subscribe ka na. And don't forget to click the notification bell para lang ka ma-notify every time meron tayong mga videos na in-upload. Again, this is Coach Jobs and always saying that you could be the best. Bye!